I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man. Forever that means. And so I cry sometimes when I find that one said. Alright, update tayo kaya Sir Francis Leo Marcos kung ano na ba talaga ang nangyari ngayon sa court and case. Alright, what's going on? What's going on? Okay, ngayon ay mag-reaction tayo dito kay Sir Mar. Ano ba to? Pag-usapan natin Mr. Latigo. Okay, umpisa na natin at wala nang ibang paikot-ikot. Sir Mar, pasok! Shout out Daniel Impang, ano po update? Hari V, Ginaid, hello Sir Mar, watching from Saudi Arabia. Sir Mar, anong update kaya Sir Francis? Kanyang kalagayan dun sa BGMP dun sa Tagigay, okay naman ho, gaya nung nabanggit ko sa inyo nung linggo ng hapon, no? Bandang hapon ay nagkausap po kami. At sinabi naman niya na magandang kanyang kalagayan at ligtas na ligtas siya roon. Ayun, ayun. Magandang kalagayan na siya Francis at takang ligtas na ligtas sa BGMP. Okay, yan ang bagong update ha. Continue natin. At sinabi din niya na maganda naman ang kinalalagyan o yung pagtakbo ng kaso, no? At gusto ko lamang ding talakayin, bagamat ito'y natalakay na rin ng ating mga ilan nating mga kaibigan na vlogger kaugnay doon sa... Oo nga sir, natalakay ko na yan. Review lang ulit. So, ulit-ulit din natin. Sulat Abraham Espejo kay Ma'am Yama. Kay Ma'am Yama Tan, ano? Si Sek Yama. Ano sir? Anong balita? At syempre sa ating mga listeners, meron din pong maaring hindi nakapanood. Kaya nga gusto ko rin ho talakayin itong sulat ni Attorney Abraham Espejo. At ito po ay dalawang klase ng liham. Sir, talakayin muna. Talagang excited na ako. Ano ba yan? O, pisan muna. Una, kaugnay doon sa report, yeah. Doon sa hearing, ano? Kung ano po ba ang... Sir, ano na? I-direct to the point mo na ang iyong sabihin ng update kay Sir Francis Leo Marcos. Excited na kami, okay? Oh, continue. Kaya sa hearing at kung ano itong mga karapatan na dapat malaman at malaman ng taong bayan, lalong-lalo na yung mga taga-suporta ni Francis Leo Marcos. Ay, talaga naman. Binibitin pa ni Sir Mar, okay? Commercial muna. Total, bitin na rin naman. Commercial muna! But it's over now. Lay a whisper. On my pillow. Like a winter. Mali siya. On the ground. I wake up lonely. The sound of silence. Popcorn! Talaga namang napagaganda ng commercial. Okay, continue natin dito kaya Sir Mar. Para sa update ni Sir Leo Francis. Sir Mar, pasok again! Ay, may commercial ka rin ha? isi ka lang. Forward natin kaunti. O yan, okay. At naka-ika nga, nakadinig nung ganitong sulat ni Attorney Abraham Espejo. At gaya po ng sulat ni Abraham Espejo, ay basahin natin ito. Basahin natin yung report on the hearing. Basahin mo na, excited ako. I am not allowed by law to identify any witness. So this report will keep the identity of a witness confidential. Likewise, we reiterated our faith in the new chair. Ah, okay. Ako na nga, ang bawasa. First of all, I'm not allowed by law to identify any witness. So this report will keep the identity of the witness
confidential. What? OMG! Ibig sabihin ito, yung witness ay confidential. Ibig sabihin ay yung identity ay hindi pwedeng alamin. O ganun ba? Or hindi pwedeng ipakita. First of all, magandang umaga, ganun. Una sa lahat, I'm not allowed by the law. Ay, hindi siya pala allowed para kilalanin ang witness. So this report will keep the identity of the witness confidential. What? Pwede ba yon? Confidential yung witness, hindi pwedeng pakita. Okay, continue. Neutrality of the trial judge who has a sterling record. I can only talk about legal issues and the abstracts of the factual report. Sir Ma'am, Tagalogin mo. Sasummarize po natin ng konti sa Tagalog para lahat po ay maunawaan. Okay. Una, sa lahat, hindi ako pinapayagan ng batas na makilala ang kanilang sinasabing witness. Kaya naman, nananatiling confidential ang kanilang pagkakilanlan. Oo, yun ang sinabi ko. No, MG naman. Yung witness ay hindi siya pinapayagan. Okay. Okay na okay. Continue. Dahil, ayun, iyan daw sa batas. Naku naman, dumali. Gayun din ay sinasalang-alang pa rin namin ang aming paniniwala sa neutralidad no ng hukuman dahil sa kanilang parang ano yata, hindi parang may something na dito na hindi pwedeng makilala yung confidential ng witness. OMG, parang may something, okay? Pero continue. At mamaya natin mag-reaction ng tudong-tudong. Lamang mapag-usapan ang mga tungkol sa mga legal na isyo at mga makatotohanang statement. So yan ang sinasabi ni Attorney Abraham Espejo na siya na mismo may sabi niya na may confidentiality raw ano? Tungkol din sa pag-identify mamaya. Okay. Confidential na kung confidential. Ano ba talaga ang direct to the point? Ano na ba talaga ang balita? Masahin pa natin yung ibang niya sulat kung bakit nagkaganon. Bakit? Another paragraph doon sa kanyang sulat at sinasabi niya yung sa factual report, we were ready to err under the new video conference rules of the Supreme Court. However, the prosecution raised some procedural issues and the court directed the parties to put down their argument in writing so that the court can resolve them. All right, naintindihan nyo? Okay, ako hindi masyado, konti lang, okay? Pero re-review yan, Sir Mar. Sir Mar, Tagalogin mo, pasok! Clearly. Puso namin pangalan. For this reason, the hearing we reset. Okay, no? English pa rin. At in factual report, sinasabi nga dito, ayan. Na handa kaming makipaglaban kahit pa nasa ilalim ng bagong patakaran ng video conference ng Supreme Court. Okay. Subalit, ang prosecution ay naglatag ng ilang maaaring pamamaraan at inatasan ng korte. Talagang malalim ito. Malalim itong kaso na ito. Medyo talagang suwabe ang dating. Continue. Ang mga partido na isulat ang kanilang if the accused would not be. Continue. Diba? Malakas sa sound. Sa naman banta ng virus o parang nahihirapan ako mag-reaction dito ha. Ibang klase. Regards. Direct na nga natin. Ang sisiwaan namin at hindi ako magbibigay ng identity. Good afternoon, sir. Pasyat out po from Riyadh, Saudi Arabia. Daniel Impang. Alright, commercial muna. Talagang mahirap itong reaction si Sir Mar. Okay. Have you ever seen the rain? Continue, Sir Mar. Kung ang hearing ay hindi natuloy, makadelaying tactics sa kabila para tumagal yung kaso. Ay, tumali, ganon. Delaying tactics, ano yan? Ibang klase? Well, ayaw ko isipin na delaying tactics kasi nga, nga. Meron namang due process.
may sinasabi yung court din na isulat nila yung kanilang mga argumento, no? Pero sana naman ay yung video ibang klase talaga itong news nito. Ha? Basta dito naiintindihan ko lang yung witness ay tumago daw, hindi nagpakita doon sa on court na trial ni Sir Francis Leo Marcos. Okay, tapos pa medyo na delay. May something na nangyayari. Hindi natin maintindihan kung ano-ano na. All right. Hanggang dito na lang. Thank you very much. Subscribe to my channel and don't forget comment. Bye-bye.